So, what's up mga kosa? Pabalik tayo sa panibago natin vlog. Misa na nga lang mag-vlog eh, naulan-ulan pa. Ngayon na nga lang nakapag-vlog eh. So, pauwi na ako sa LB. Galing ako sa dito sa San Pablo. Hinatid ko lang si nanay dahil may mga dinala kaming gamit kasi naglilipat na. So, pag-uusapan natin iba't ibang ano, ibang pase ng content dito sa pag-moto vlog. Siyempre, pag-moto vlog, alangan lagi mo gagawin. Mumotor ka lang, pabalik-balik ka lang. Siyempre, kailangan meron kang mga ano, content na maganda yung mapapanood talaga. So, bago natin simulan to, like and subscribe. Click mo na rin yung bell para lagi ka-update sa mga susunod nating upload. So bago yun, reload the intro. Okay, dahil nagbabalik mga kosa, pasensya na kung di ako masyado nakakapag-upload dahil busy talaga. Naisingit ko lang talaga to dahil inatid ko si nanay para may ma-upload na rin ako. Medyo natatagal na rin yung pag-upload ko dahil bilang estudyante napakahirap pagsabay ng pag-aaral at pagbablog. May mga oras talaga na hindi ka na makagawa ng ibang bagay ka kasi ano eh, ang focus mo nandun sa pag-aaral eh. Hindi mo na magagawa yung ibang bagay kasi ano, magpa-finals na rin kami ngayon. Ngayong month, ngayong February. Hindi ko lang sure kung next week o next week. Basta ngayon. Kaya naghahapit na paggawa na ng mga requirements para sa finals. Last review na rin. Kung nagre-review nga ako, sana. Re-review pa. So hindi talaga ako makagawa ng ano ngayon, vlog. Wala rin akong kapera-pera ngayon. Ang hirap mag-moto vlog kapag wala akong pera. Real talk yan. Hindi ka makapag-moto vlog kapag wala akong pera. Kahit pang gas lang, okay na yon. Eh wala rin akong pang gas. Racing lang natin. So yun, simulan na natin. Iba't ibang content na pwede sa moto vlog. Kasi ano eh, isa rin ako dun sa nahihirapan gumawa ng content sa motovlog. Kasi pag sinabi mo ng motovlog eh, syempre nagmamotor ka na. Common na yun, motovlog nga eh. Mamotovlog ka tapos wala kang motor. Hindi motovlog yun, vlog lang yun. Hindi ako makapagpabilis ng takbot. May isa kaya akong helmet. Bukong alaglag. Tsaka may sakit din akong sunflower dito sa compartment ko. Baka masira. Sayang yun. Itatanim pa naman. May ugat na kasi. Ito mga sasabihin ko, disclaimer lang eh, ano. Nasa isip ko lang to. Tsaka pwede mo itong magamit kapag wala ka ng content. Pero hindi may iwasan na gumastos ka sa mga content mo pag nagmo-motovlog eh. Hindi may iwasan na gumastos. Legit, sobrang gastos. Gagastos ka para may ibang content ka lang. Hindi kagaya ng ibang vlogger na tatapat lang sa camera, maglalakad-lakad, may content na, may upload na. Okay na yun. Sa motovlog kasi hindi ganun. Sinasabi ng ibang motovlogger, di mo kailangan ng maraming pera. Pero real talk, kailangan mo ng pera pag nagmo-motovlog. Sobrang gastos kapag nagmo-motovlog. Kaya hindi biro ang motovlog. Kaya sa ano, sa lahat dyan, support lang natin lahat ng mga motovlogger dito sa Pilipinas. Support natin mga local motovlogger. Kasi hindi biro ang mag-motovlog. Iba. Ang motovlog kasi ano eh, hindi lang bibig ang puhunan mo eh. Siyempre yung katawan mo din. Habang hindi kasi ano eh, nagmomotor kasi nakakapagod din. So simulan na natin. Unang-una, pinakamadaling content sa motovlog yung mag-tutorial. Yan, unang-una yan sa lahat. Mga tutorial, yung how to ganto, how to ganyan, yung DIY, mga ganan. Siyempre may gastos din eh. Siyempre kakailanganin mo yung gamit mo para makapag-content ka. Hindi ka makapag-content kung wala ka nung kailangan mo. Halimbawa, magtuturo ka ng tutorial ng ano. Magtuturo ka ng halimbawa, how to change oil.
Siyempre, gagastos ka pambili ng oil mo. Para lang magka-content ka, gagastos ka. Para lang yun sa mga small YouTuber. Yung mga ano na basic-basic na yun sa kanila, kahit mag-motor lang sila pabalik-balik dito sa kalsada, okay na eh. May manonood na eh. Kahit anong title na nilang ilagay tsaka thumbnail, may manonood na eh. Pero sa mga small YouTuber, ang hirap. So, yun yung mga tutorial tsaka DIY. DIY, medyo madali din eh. Mura-mura lang pag DIY. Kasi DIY nga, do it yourself. Sabihin na eh, ano, kung ano lang meron kanya sa inyo, yun lang ang pwede mo gamitin. Kung gusto mo bumili, yung mumurahin lang, yung ikaw na yung mismo gagawa. Mga ganong content eh, maraming manonood ng ganon, yung mga tutorial tsaka DIY. Diyan ako nagsimula eh, doon ako nagsisimula. Paunti-unti lang. Yung mga gantong motovlog eh, minsan ko lang din magawa to at wala rin naman ako pinupuntahan. Di naman ako palabas-labas sa amin. Busy nga sa pag-aaral. So, sunod na natin, travel vlog. Yun, travel vlog. Pwede rin natin ipasok sa yung motovlog sa travel vlog. Kasi yung motor, pang ano yan, transportation natin yan eh, ginagamit. Ang mangyayari lang, ang travel vlog mo, nagmamotor ka. Siyempre, part ng motovlog yun. Sa lahat ng motovlog, ginagawa yun. Yung pupunta ka sa ibang lugar, siyempre, alam ka pumunta ka lang dyan sa kabilang barangay, vlog mo pa. Tapos wala ka rin naman sasabihin. Sayang lang. Ay, travel vlog naman kasi ano, hindi naman tag dito. Basta yun. Hindi, ang ano kasi sa akin ng pagpa-vlog kasi, hindi ano, parang kasi yung vlog sa akin eh, ano, parang documentation lang ng mga ginagawa. Parang ano, gusto mo lang ipakita sa ibang tao yung ginagawa mo. Parang wala akong pakialam sa iba, basta mag-upload ka ng gusto mo, yung mga ginagawa mo lang. O kaya kung gusto mo lang mag-share, share mo lang. Kasi content na rin yun eh. Siyempre gagastos ka din doon kapag nag-travel vlog ka. Sobrang laki ng gastos doon sa travel vlog. Kahit medyo malapit lang, gagastos ka pa rin ng napakalaki. Una-una, gas. Sunod, kakain ka. Alangan hindi ka kumain. Kung gusto mo makatipid, dala ka ng binalot mo pag magta-travel vlog ka. Na makakatipid ka talaga doon. So next natin, review. Content mo, mag-review. Mag-review ng mga motor. Kung makapal naman talaga mukha mo, manghiram ka ng ibang motor, tapos in-drive mo yung review mo. Diba? Pwede. Kaya lang naman hindi ako makapag-review ng mga motor. Is, wala rin naman ako mahihiraman na motor. Siyempre, sino ba magpapahiram? Kahit ako eh. Kahit sabihin nyo na ako madamot. Kasi iba yung ano eh, yung sasakyan mo, gagamitin na iba. Tapos pag na may nasira, sasabihin, sorry lang. Lubak. Sabihin, sorry lang. Alam ko rin naman na medyo wala pa kaming budget para manghiram. Kapag may budget na ako yan, pwede na ako manghiram. Bilhin ko na yung motor niya eh. Pero ngayon, wala muna. Ito ang motor ko eh. Hindi ko mga maasikaso ng ayos sa maintenance. Kasi hiram pa ako. Hindi ko alam kung anong tatawag ko dito sa content na to, pero ito yung parang travel din siya, kaso hindi ka maggagala. Ang gagawin mo dito, kakain ka. Ito yung content na masarap, yung kakain ka. Kaso gastos pa rin. Siyempre sa ano, parang ano, sa last vlog ko na kwento ko na rin nata to, ulitin ko na lang na ilang beses na akong tinatamad sa pagbablog. Dahil wala nga akong pera. Hindi ko maigala yung motor kasi wala akong ipanggagas. Yung content na to yung magra-rage kayo o ikaw. Tapos halimbawa pupunta kayo sa gantong lugar na halimbawa kainan. Bablog mo yung ano nila, yung kainan nila doon. Libre promote. Papromote mo yung ano nila. Halimbawa kakain ka sa ganito, Unli Wings, yung ganan. Ibablog mo. Bawa taga San Pablo ka. Tapos pupunta ka ng bae. Para itry yung ano nila, yung Unli Wings. Mga ganun bagay. Kaso negative pa rin doon. Isa pa, balik tayo doon sa review sa mga motor. Hindi lang motor ang pwede may review. Basta may kinalaman sa motovlog pwede. Pwede ka rin mag-review ng mga helmet, gloves, tag dito, safety gear,
yung mga may padding na jacket, yung pang mga safety, tsaka camera, action camera, pwede mo ring i-content, i-review mo kung anong quality, ganito ganyan, para may idea sila kung bibili nila yun o hindi, para may idea sila na kung yung bibilin ba nila maganda o. Minsan na mga tao ganun, kapag bago sila bumili ng ganitong bagay, search muna nila ng isa-search. Sunod na tayo, ano pa bang ano pwede natin dyan. Ito, yung magma-content na to, magbibigay ka ng mga tips, payo, kung paano mag-vlog, paano mag-edit, mga tips para meron silang idea kapag ano, bago sila mag-start mag-motovlog. Ganda, Ford na block. So yun, naambon-ambon, wag naman sana lumakas. Feeling ko nagpapag na naman yung ano ko, yung lens ko. Feeling ko lang nagpapag ulit kasi malamig yung panahon eh. Ito yung ayoko dito sa ano ko eh. Kapag nilalamig, pag malamig, nagpapag yung ano, yung case ng action camera ko. Hindi ko lang makita. Pasensyahan nyo na lang yung ano, yung video quality kasi hindi ko pa kaya mag-afford ng mga mamahaling action camera para sa mga nanonood, yung maayos na quality hindi ko pa kaya. Mga GoPro, SJ cam, hindi pa kaya ngayon, sa ngayon, pero soon nag-iipunan ko yan. Siyempre para kailangan mo mag-invest para mas gumanda yung content mo. So yun nga, sabi ko nga, marami na kami ginagawa. So bago ko ulit masundan ata ito, siguro ilang araw. Kasi hindi talaga, kulang na kulang talaga ako sa oras. Kaya hindi ko na masyado nasisingit itong pambablog. Nasingit ko lang talaga ito ngayon. Hindi talaga ako alis ngayon. Pinilit ko lang na sinabi ko na iahatid ko siya para may mga, para makapag-motor ako. Kasi hindi talaga ako nakakalis eh. Comparison ng motor, ganito ganyan. Nagkukumpirma yung isang motor sa gantong motor na medyo may kahawigan sa maahas na. So yun, dito ko lang siguro tatapusin, medyo mahaba-haba na. So yun, kung nagustuhan nyo at may natutunan kayo kahit konti lang, kahit mga 1%, huwag nyo kalimutan mag-like at subscribe. Saka ring nyo na rin yung bell para lagi kayo updated sa mga susunod kong upload. So peace out.